Welcome po sa ating weather update para sa bagyong binabantayan natin sa labas ng Philippine Earth Responsibility. Nagbabalik po ang Typhoon Watch mula sa weather update. Itong bagyong Bawar ay nasa labas ng Philippine Earth Responsibility at patuloy na lumalakas. Umabot na ito sa Category 3 Typhoon. Ayon po yan sa status, intensity measurement mula sa US Joint Typhoon Warning Center. Pagbabasihan ng forecast track ng iba't ibang weather models, sa ngayon ay mababa ang tsansa na maaaring tumama ito sa ating bansa. Pero majority or average track ay maaaring pumasok ito ng Philippine Earth Responsibility. Pero mabagal pa ang kanyang pagkilos, inaasahang mararamdaman muna ang bagyo dyan po sa may Guam. May mga flood warning at typhoon warning na in-issued dyan po sa lugar na iyan. Kaya mag-ingat po ang ating mga kababayan at mga taong nakatira sa may Guam sa paparating na bagyo. Base po sa Japan Meteorological Agency, maaring maramdaman na ang epekto ni Bagyong Mawar ngayong gabi o bukas na umaga dyan po sa Guam. At dahil sa mabaga na pagkilos ni Bagyong Mawar, inaasahang papasok pa ito ng Philippine Earth Responsibility between May 25 o May 26 dahil nasa 11 kilometers per hour pa lamang ang takbo o bilis nito. At dahil sa mabaga niyang pagkilos, inaasahan pa rin ang kanyang paglakas dahil sa karagatan ng Pacific Ocean. Kapag ito ay pumasok ng Philippine Earth Responsibility, sa ngayon ay mababa pa ang chance ng tumama ito sa ating sa kahit anong panig ng ating bansa. Malawak pa rin ang cone of uncertainty, kaya asahan pa rin yung pagbabago sa forecast track sa mga susunod na araw. Hindi pa rin po inaalis ng US Joint Typhoon Warning Center na maaari pa rin maging super typhoon category si Bagyong Mawar. At lalong lalo na pag ito ay pumasok ng Philippine Earth Responsibility. Dahil nasa 2 kilometro pa ang layo ng Bagyong Mawar sa bansa, inaasahan pa rin natin ang local thunderstorm sa halos buong bansa. Malalakas at may intense na thunderstorm na naghihintay sa may northern at central Luzon. May mga thunderstorm din sa Bicol region at Palawan at Mindoro province. Sa Visayas, sa may western section, inaasahan ng mga local thunderstorm ngayong araw. At sa Mindanao, halos buong Mindanao, Davao region, ilang bahagi ng Soccsorgen at ilang Sambuanga Peninsula. Sa may Guam naman, habang hindi pa lumalapit yung sentro nito, mararamdaman na ang outer rain bands. Kaya maganda na sa flash floods and landslide at habang tumatagal, unti-unting lumalakas ang bugso ng hangin, inaasahan na rin ang storm surge, lalo na sa may coastal area. Kaya dapat nakalikas na ang mga tao doon. Yan po muna ating latest mula sa Typhoon Watch. Mag-ingat po kayo and God bless.